ng virus na kumalat, ang takot sa ilang mga bayan, meron daw kasing mga miyembro ng kulto na kumakatok sa mga bahay-bahay. Totoo ba ito? Meron daw kulto? Nakakatawa para sa marami. Pero nung binisita ng aming team, hindi sila natatawa. Natatakot sila. Grabe, bilan. Ngaplendog na ibo. Kung ang kita naman ni kulto, tung tapos yang acuran tu di komentin lagi juga ada dia curang tu tung tapos yang lapas tu di rumah tapi aku hitung dari kita sendiri soalnya lagi aku dari di aku belukan buat tung kun ang jinanya aku tu rasa na melakat ko nai melakat ko ki dua rasa tuwing gabi raw kasi meron daw talagang nangangatok sa kanilang mga bahay-bahay. Yumano, mga miyembro ito ng kulto. Mga boys, tilabi ko tulog na. Kota ko ang tao, nakita ko. Nasyak ako. Abi ko kulto. Abi ko siya na. Nalipog daw ako. Damgo palang gali. Sa mga natatawa pa rin daw, panoorin ang videong ito. Natakot sa video, alas 6 daw ng gabi, nito lang nakaraang linggo, nung naiwan siyang mag-isa, dito na raw biglang make... Dito na siya nahadlok. Eh, ganaan ako magawas! Tawahin ko eh! Pero ang misteryosong nangangatok, hindi nila naabutan. Marahil daw iisipin ng iba, kwentong bayan lang yan. Mahirap ugatin ang pinagmulan. Pero hindi sa kasong ito, dahil anila ang kwento ng mga pangangatok. Simula sa katabing bayan. Ang target, ang bahay ni na Mary Angel. Nakita ko talaga nakabaluktot siya, parang nagtatago. Matapos sugurin ng taong bayan, ang hinihinalang miyembro ng kulto, biglang... Naglaho. Nainakitaan, direo. Gabi-gabi na rin, may mga nagroronda. Diumano, nangangatok na mga miyembro ng kulto, umabot na hanggang sa syudad. Kung saan nito lang April 9, ang pinaghihinalaan nilang miyembro ng kulto, huli pa sa akto na umakyat. Nasa gitna tayo ng umiigting pang pandemya. Araw-araw na tayong nabubuhay sa takot. Hindi kulto ang dapat nating katakutan, kundi virus. Kung paanong lalabanan ito at gagawin ang lahat para hindi ito makapasok sa ating mga tahanan.